statement ng anak ni dating Mayor Estrada na ang iyong gobyerno ay walang simpatya sa mga mahihirap at mas inuuna pa yung pagpapapogi ika nga no, sa publiko sa sunod-sunod na mga pagkilos ninyo. Anong masasabi mo ron? Good luck. Yun na lang. Yun na lang? Oo. Oh. Ganun talaga ang mga sinungaling. Hindi, mga pero ano nangyari? Nung tinanong niyo yung mga vendor, kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Eddie siya. Pero sinabi ba talaga nila umaakyat kay Mayor Erap noon? Wala naman sasabi sinabi? Ganun eh. Paano? Oh, para sa itaas. Sinahanap ko nga. Hindi ko pa makita kung sino yung nasa itaas. Pero kumbaga kung naging kaso ito sa korte, may witnesses ka kung sinang mamayad sila. Karen, let's be honest with our conversation. The rule of the streets, honor among thieves. Yan ang umiiraw sa kalye. Kaya yan, pag sinabi, para kay Edito, para kay Patito. Yun na yun. Laman na this. Kasi wala ka naman choice eh. Dahil pag hindi ka nagbigay, bukas wala kang tinda. Okay. Ganun ang buhay. Ang buhay, real talk na tayo. Sige, gusto niya ng details. Sige. Hindi ka maggagaila. Maya-maya lang, darating na yung kolektor. Itu-chuchu ka na sa lespo. Tapos mamaya titiklop ka na. Ibebenta na nila yung rights. Gustong-gusto nga nilang hindi ka naglalagay eh. Bakit? Katatanggap pa lang nila ng rights eh. Di pagka na itanggal ka doon dahil hindi ka naggaila, may 30 mila naman sila panibagong press money. Kaya sabi ko sa inyo, hindi totoo na may ilang tao dyan nagsasabi para sila sa mahirap. Hindi. Gustong-gusto nilang nandiyan ang mga vendor para na sa ganoon magataasan nila. Pero yung pulis nyo, pinalitan nyo. Siyam ang tinanggal nyo. Yun ba ang proven na nangongolekta? Wala akong inaakusahan. Pero tinanggal nyo yung siyam. Pagka nakararamdam ako at nakapapansin ako na kapag tumatalikod kami, tinutulongges ako. Iba naman yun. Ibang usapan. Because it's really hard. Julius, Karen, you are now dealing buhay sa kalye. Marami dyan, hard loser. Particularly, yung mga organizer. Yan ang magkikreate ng scenery or Mayor, isa sa malaking balita ngayon pinag-uusapan ay yung ginawa mong pagpapa-aresto sa isang Chinese national na umihi sa kalsada at nanampal ng isang taga-barangay. Kasi may ni-report sa akin yung isang barangay chairman na may isa daw na foreigner, Chinese national, umihi. Tapos sinita ng tanod ng barangay chairman, sinampal yung tanod. Aba, teka muna. Hindi pala sinampal, sorry. Sinuntok. 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 Teka muna. Anong plano nyo? Padideport kita. Hindi pwede sa Maynila yun. Welcome kayo sa Maynila. Pero hindi pwede kayo para payagan babuyin nyo yung Maynila. Na kumo malaki kayong bansa. Kung sino-sino na kayo rin sa Maynila. Kung yung aming yung maliliit na mamamayan, pinasusunod namin. The sauce for the gun, there is the sauce for the goose. Pag in-apply namin kay Pedro, kay Ching Chung Sai, o kung sino man yung dapat applicable din sa kanya. Hindi po pwedeng para ba kami may tinititiga sa tinitingnan dahil ito yung mga malalaking tao. Hindi. Ngayon, we are now, I told Cesar Chavez, my chief of staff, to inquire if this guy is holding foreign passport. I want him to be deported and be banned entering the country. He's not welcome in this country. Well, it's up to the immigration to handle that. But definitely, he's not welcome in the city of Manila. No, what we're saying is that, sige po, alika na, bumisita po kayo sa Maynila. Ito po ang rule. Sundin nyo, dahil kami, tayong mga Pilipino, pag tayo napunta sa kanilang bansa, ginagalang natin ang kanilang tradisyon, kultura, rules.
E di, ganun din sana kung maaari, pagka sila pupunta sa Maynila, igagalang din nila kami. Totoo, you see chaos. Okay. But it doesn't give you, you know, a right to create more chaos. So, okay, kailangan lang, there must be certainty in Manila. Well,